Ayan, makikita nyo naman, wala pa konti na top dyan. So, yung coins ko is tuloy-tuloy na nadadagdagan. So, this is the proof na na-receive ko po sa PayPal wallet ko, yung payout ko na $5 from this application. Meron pa pala ako dito ang Samsung Tab and cellphone giveaway na hindi ko pa naipamimigay. Actually, nag-live raffle draw na po ako last year, kaso yung mga napili po doon sa raffle is absent. At ayun nga, hindi na po nasundan yung pag-live ko, kaya pasensya na dahil sa sobrang busy din, hindi na po ako nakapag-live. Kaya ngayon, tuloy na po yung pag-live raffle draw ko na itong Samsung Tab giveaway and Huawei cellphone. Ang mechanics po natin dito sa ating live raffle draw, dapat po meron kayong heart badge. At ang pinaka-importante po ay present kayo kapag ka nag-live po ako. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and turn on the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ina-upload ko and sa mga announcement about sa giveaway. In this video ay meron po akong i-share sa inyo na bagong release na free earning app. Wala po tayong ilalabas na puhunan dito kahit piso. Kaya stay with me until the end of this video para makasunod po kayo sa step by step process kung paano ba tayo kikita dito ng libreng pera. At mamaya po is magla-live cash out tayo sa application. Ito yung free earning app, Epic Story of Monsters 2. Actually, meron tong 1 and na-share ko na rin po sa inyo yung Epic Story of Monster 1 last year. At yung application po na yon is 100% legit paying po. So, ito yung bagong release na application at ang maganda po sa application na to is hindi mo kailangan mag-effort dahil automatic na tayong nag-earn ng libreng pera dito. Plus, kahit offline, meron pa rin tayong earnings. So, open na po natin itong app. Ayan, pagka-open po natin, merong magpa-pop up dito na wiki. Ito yung mga important information about sa game. Pwede po natin yan basahin or pwede naman natapusin nyo na lang po itong video para mas madali nyo pong maintindihan kung paano tayo kikita sa application na to. Explain ko na lang po sa inyo step-by-step process kung paano tayo kikita dito ng libreng pera. So, eto na yung gameplay. Kung titignan nyo po, parang complicated yung game, pero hindi naman talaga. As you can see, wala po akong tinatap dyan. Automatic pong nagpe-play yung account ko. So, ang goal po natin dito para maka-earn tayo ng libreng pera is kailangan nating ma-defeat etong monster. At habang tinatamaan natin yung monster dito, nakaka-earn tayo automatically ng coins. Ayan, makikita nyo po, habang tinatamaan ko yung monster dito, nadadagdagan po ng nadadagdagan yung coins ko dito. And kapag ka-tinap natin ang tinap yan, ayan, syempre, mas marami yung coins na ma-earn natin. So, as you can see, napalitan na yung monster kasi natalo na natin yung monster kanina. So, nasa sa inyo kung gusto nyong itap yan para mapabilis yung pag-defeat natin ng monsters. Pero okay lang din po kahit hindi itap. Pwede tayong mamili dito ng enemy tier or level. Itap lang natin itong select enemy tier. Ayan, meron ditong tier 1 from friendly monster, tier 2 easy monster, ayan, merong medium, hard, boss, and legendary monster. So, habang tumataas po na tumataas yung tier or level, syempre, mas tumataas yung earning. Ang pinakamabilis na mag-earn dito is itong medium monster. Pero, take note lang po, kapag ka-inactivate natin itong medium, mas mabilis po tayong matatalo. Kaya, kakailanganin po natin ng boosters para madali na
nating matalo yung medium monster. So hindi ko muna i-activate yan kasi baka maubos yung health natin. Dito muna tayo sa friendly monster. Ayan, and then balik tayo dito sa homepage. Dito sa baba makikita nyo po itong inventory. And then nandito rin yung statistics ng health. So dapat po puno yung armor, health, and mana. And nandito yung mga armors and weapons natin na pwede natin gamitin sa pag-defeat ng monsters. So dito sa left side makikita nyo po itong auto fire. So pwede po natin yan i-play or pwede rin naman natin yan i-pause. Kapag ini-stop natin yan, syempre matitigil din po yung pag-fire natin sa monster. Kaya dapat yan naka-auto fire para hindi na tayo ma-hassle pa na mag-tap ng mag-tap dito sa monster. And then makikita nyo po dito sa baba ng auto fire is yung mga keys. So yung mga keys po, yan yung gagamitin para makapag-open ng chest. And doon po sa chest makakakuha ng items. For example, mag-open ako dito ng chest. Ayan, punta tayo dito sa store. Tap natin yan. And then, itap lang po natin itong chest. So, pwede ako mag-open dito. Merong common, uncommon item, rare item, mythical, legendary, and immortal. So, dito ko pwedeng gamitin yung mga keys ko. For example, mag-open tayo ng rare chest. Ayan, pili lang ako dito. And then, open natin itong chest. Tingnan natin kung ano yung makukuha. Ayan, wala po tayong nakuha na item. Better luck next time. Ayan, balik ulit tayo dito. Pipili po ulit ako ng another chest. Siguro mag-open ako ng common item. Ayan, nakakuha tayo ng hardwood wand. So, ito yung item na nakuha natin. And makikita nyo po dito yung damage, speed, and critical. Try natin dito sa mythical. Ayan, this time meron ako nakuha dito sa mythical. Runic axe. Ayan, as you can see, mataas yung damage nito, speed, and critical. By the way, yung keys po is pwede natin yan makuha dito. But this is optional ha. Optional lang pong bumili ng keys dito. So, ayan yung presyo ng mga keys dito na pwedeng bilhin. So, dito na tayo sa gameplay. Yung mga items po na nakuha natin kanina sa pag-open ng chest, makikita yan dito sa inventory. Ayan. So, yan yung mga items ko. Meron akong 3 items dito na pwede kong i-equip. For example, pili tayo dito ng enemy tier. Ayan. Select tayo dyan. So, pwede po natin i-activate itong medium. Ayan, activate lang natin yan. Then, balik tayo sa gameplay. Ayan, as you can see, medium monster na po yung nandito. And kung mapapansin nyo po, nababawasan yung armor natin dito and yung health. Kaya dito ko po gagamitin yung mga equipment or items na nakuha ko kanina. So, try natin gamitin itong axe. Ayan, pick up natin yan. Ayan, the item has been swapped. Ibig sabihin, mas advanced na armor or weapon yung gamit ko dito. So, ayan, as you can see, konti na lang yung health ko dito. Ayan, natalo tayo dito, pero pwede po tayong mag-reborn. So, puno na ulit yung health natin, pero this time, magtatap na ako ng magtatap dito para madali nating matalo itong monster. Kasi hindi kakayanin kung aasa lang ako sa auto fire. Ayan, para mas madali nating matalo. So, ito yung technique dito. Kapag pinili mo yung medium level ng monster, kailangan itap mo ng itap yan para hindi mabawasan yung health. Or kailangan po gumamit ng mas advanced na armor or weapon. Ang maganda po sa medium monster, mas malaki yung coins na ma-earn every tap. Ayan, nakaka-earn ako dito ng plus 1.35 coin every tap dito. So, time by time, meron po magpa-pop-up dito na support the project. Ayan, pwede tayong manood ng ads dito. And kapag nanood po tayo, makakakuha tayo dito ng 2,118 coins. Kung gusto nyo ng chill game, pwede nyo pong i-activate ulit yung tier 1 or friendly monsters. Itap po ulit natin itong select enemy tier. Ayan, activate natin ulit itong friendly. So, once ma-activate mo yan, talunin lang natin itong last medium monster and babalik na ulit yan sa friendly monster. Ayan, as you can see, bumalik na po sa friendly monster at pwede na po natin yan i-asa sa auto fire. So, kung gusto nyo po ng times 5 shoot, itap lang po natin itong bow physical. So, kapag napuno yan, pwede na po natin yan gamitin. And ayun nga, pwede po tayo makakuha dito ng plus 2 click for 1 minute. Manonood lang tayo dyan ng ads. Pwede rin tayo makakuha dito ng times 2 click. And pwede rin tayo makakuha ng 0.5 coins passive and 0.25 critical chance. And kapag naka 100 kill tayo ng enemy, meron tayo makukuha dito na free gift dito sa chest. Ayan, as you can see, activated na po yung auto fire ko dito. So, kahit hindi ko itap yung monster
monster dito or hindi ko laruin itong game, automatic na po ako nag-earn ng coins. Ayan, makikita nyo naman, wala po konti na top dyan. So, yung coins ko is tuloy-tuloy na nadadagdagan. Kaya kung gusto nyo ng chill lang na game, dito lang tayo sa friendly monster. Pero kung gusto ninyo mapabilis yung earning, dun tayo sa medium monster. Yun nga lang, kailangan mo ng effort dun na mag-tap. Paano ba tayo makakapag-cash out sa application na to? I-tap lang po natin itong gems button. Ayan, makikita nyo po dito na meron akong na-earn na 226 pesos. Pwede po natin i-redeem yung stars into real cash. So, ang minimum to payout po dito is 226 pesos. Since meron akong 8.8 million stars, pwede na akong makapag-payout dito. Pero pwede tayo mag-enter dito ng code para makakuha tayo ng additional 1.5 million stars. I-tap lang po natin itong code button. And then, enter nyo lang po dito yung Miss Jen code. So, type lang po natin dito, Miss Jen. And i-tap lang po natin itong save. Ayan, activated na po yan. Nakakuha tayo dito ng additional 1.5 million star coins. So, tap natin itong okay. As you can see, naging 10 million na po yung star coins natin dito dahil nag-enter tayo ng code kanina. Nadagdagan tayo ng 1.5 million coins. So, pwede na akong makapag-payout dito. Try natin mag-cash out ng 10 million coins. So, choose tayo ng value dito from $4. Ayan, saktoin lang natin yan sa 10. Ayan, yung 10 million coins po is 282.5 pesos. So, meron na ako dito ang available balance na 282.5 pesos. I-tap lang po natin itong receive button. And then, fill in the data to send the payment. Ayan, lagay lang po natin dito yung ating email address and pili tayo ng payment method dito. Pwede tayo mag-payout dito ng PayPal, Payeer, ayan, yung ibang payment dito is hindi ako familiar. Pero pwede tayo mag-payout din ng Binance and Bybit. So, pinaka-convenient sa akin is yung PayPal. Lalagay ko lang po dito yung aking PayPal email and yung payment details. So, dito sa payment details, ilalagay ko na lang po dito yung aking name doon sa PayPal. And then, itatap ko lang po itong save button. So, itatap ko na po itong receive button. Nakapag-payout ako dito ng 282 pesos. So, request was sent successfully. Payment will be received within 2 to 14 days. Ayan, as you can see, back to 333,000 na lang po yung stars ko dito. And by the way, pwede po tayong gumawa ng TikTok video. Tap po natin yung TikTok icon. Ayan, pwede tayong gumawa dito ng TikTok video, YouTube shorts, and Instagram reels. So, sundin lang po natin yung instruction dito kung ano yung requirements doon sa video. Ayan, kung mahilig kayong mag-TikTok, pwede kayong gumawa ng video content about this application. So, ang reward po na makukuha dito is 1.5 million stars coin. And meron pong $350 giveaway itong Epic Story Monsters. Ang gagawin lang po para makasali sa giveaway na to is we need to download the game. And then after that, be active and collect 5,000 coins in the game. At kailangan po nakasubscribe tayo dito sa Telegram ng Epic Story of Monsters. So, winners will be announced on May 12 at 12 o'clock a.m. UTC time. Ayan, makikita nyo naman po dito yung information kung magkano yung mapapanalunan ng first place to 20th place. Ilalagay ko na lang po yung link nito sa video description. So, this is the proof na nareceive ko po sa PayPal wallet ko yung payout ko na $5 from this application. Kaya kung gusto nyo po ang subukan itong application na to, itap nyo lang po yung link sa video description. So, this is the end of our video. Thank you for watching and see you in our next video.